يا من يرى tinatawag natin itong Masjid al-Burhan. Ibig sabihin ng Burhan, nagpapatunay, okay, naglilinaw. Tinawag natin ito sapagkat nababagay ito sa panahon natin ngayon. Kakaiba siya sapagkat dito pinag-aaralan ng komprehensibo ang comparative religion na kung saan ang mga kapatid natin na nag-aral sa Masjid al-Burhan at nakapokus sa Asirat al-Mustaqim Dawa Center bilang isang propagator na nagpapahayag sa mga non-Muslim at ipinapahayag ang Islam, alam nila kung ano ang doktrina, ang pinapaniwalaan ng mga iba't ibang reliyon o sekta na naglipa na sa ating bansa. Familiar sila sa mga arguments na ibinabato ng mga hindi Muslim. Gusto natin mabigyan ng napakaraming options ang lahat ng tao, Muslim man o hindi Muslim, na ang hangad ay matuntun ang totoong mensahe ng Islam. Ang hindi kayang pumunta sa Quiapo, dyan pupunta sa atin. Ang gusto magpalawig ng kaalaman na gusto pumunta kung saan-saan, hindi niya kaya, andyan tayo. Kung titingnan natin ano ang meron sa Masjid al-Burhan, unang-una, Islamic education. Pangalawa dyan, da'wa. Pangatlo dyan, masjid. At bukod dyan, yung Islamic multimedia. Sa ngayon, yan pa lang yung active na committee. At napakarami pang magiging committee. So, bakit natin sinasabi ito sa mga kapatid natin? Itutuloy namin ang gawain na ito sa pahintulot ni Allah. Itutuloy namin sa alam naming paraan. Itutuloy namin ito. Pero, mas maganda kung magsama-sama tayo dito. Isa sa dapat maintindihan ng ating mga kapatid ay ang masjid na ito kinakailangan natin suportahan. Unang-una, kinakailangan natin ng mga volunteer na magtutulong, qualified. Qualified na teachers. Pangalawa, qualified na duat. Kailangan natin yon. At bukod dyan, of course, kinakailangan natin ng support. Financial support, kailangan. Isa ito sa mga pinaka-importanting support na kailangan natin. Kasi bakit? Sa mga volunteers na meron tayo dyan, sa mga magtuturo, sa mga pangangailangan ng masjid natin, kailangan natin yon. Kinakailangan natin malagyan ng suporta ang multimedia natin. Kung kakausap ka ng 100 tao, pwede mo naman siguro iparating sa 1 million. At multimedia, I think, insha'Allah ang kayang gumawa nun. So, nandyan yung mga grupo natin, nandyan yung skill, pero ang kulang sa kanila, support. Napakaganda na kung ikaw ay makakatulong sa pagpapatayo ng masjid sapagkat ang gantimpalang makukuha ng sinumang kasama sa paggawa ng masjid, ang gantimpalang ito ay walang patid. Kahit patay ka na, yung gantimpala na igagawad sa iyo ni Allah, tuloy-tuloy yun. Hindi napaparam, hindi nawawala. Kaya, napakaganda investment sa akhira. Ang sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mawtihi. Tunay na ang kabilang sa susunod sa taong mananampalataya mula sa mga gawain niyang mabuti pagkaraan niyang mamatay, ilman 'allamahu wa nasharahu, ay isang kaalaman na kanyang itinuro at pinalaganap. Wa waladan salihan tarakahu, at yung mabuting anak na iiwan niya. Wa mushafan warathahu, o di kaya ang mushaf, ang Quran na kanyang naiwan. Wa masjidan banahu, o di kaya nagpatayo siya ng masjid. Kabilang dito sa dulo ng hadith na nabanggit ng Rasulullah, aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi, o di kaya isang kawang gawa o sadaka na ipalabas niya o naibigay niya mula sa kanyang kayamanan sa oras na siya ay malakas pa. Fi sihhatihi wa hayatihi, hanggat siya ay nabubuhay pa. Yalhaquhu min ba'di mawtihi, itong gawain na ito, ito yung susunod sa kanya kahit mamamatay na siya. Napakaraming nagpapatayo ng masjid dyan. Suportahan po natin yung mga kapatid natin nagpapatayo ng masjid. Pero kung taga Metro Manila ka, taga Quezon City ka, karapatan namin sa inyong hilingin ng tulong na ito. Kasi bakit? Maraming mga Muslim ang kailangan matuto at maraming mga hindi Muslim na nangangailangan ng mensahe ng Islam. من تلك العظام النحل.
under construction pa ang masjid na ito. So ang hangarin natin kung bakit tayo nagpatayo ng masjid, kasi unang-una sa location na meron sa atin, nasa Quezon City tayo. Napakalaki ng lugar na Quezon City sa Metro Manila, malawak masyado at nangangailangan ng isang lugar na kung saan accessible sa napakarami. Bawat isa ay naghahangad na sana naway mayroon siyang mapupuntahan na kung saan na madali siya makapunta na mapag-aaralan niya yung kanyang relihiyon. Madaling matututo ng marami sapagkat ito ay located sa lugar na kung saan naaabot ng dalawang tren, LRT at saka MRT. Kung ikaw yung kukumute, yung last LRT station sa Roosevelt, no? Madali mo lang matuntun. SM North EDSA, Muñoz, Walter Mart, nandyan lang po ang Masjid Al Burhan. Kumbaga, center ito na kung saan malapit sa bawat isa, lalo na sa mga taong nakatira dito sa Metro Manila. Kung magbabalik tanaw tayo sa Islamiko kasaysayan na meron sa atin, nagsimula ang tagumpay ni Propeta Muhammad, sumakanya na ang pagpapala, kapayapaan sa pagpapatayo niya ng masjid. Sinimulan niya ito ng institusyon. Ito yung unang institusyon na itinayo ni Propeta Muhammad na kung saan hindi lamang pagsamba ang makikita mo dito. Lahat pinag-uusapan dito sa loob ng masjid. Ang lahat ng issue sa political, ang lahat ng issue sa judicial, ang lahat ng issue sa social, dito nadadala sa loob ng masjid. Kaya naman, kung magagawa ng masjid ang role niya sa lipunan, sasagana ang lipunan natin. Kasi bakit? Hindi lang naman ang spiritual ang itinuturo ng masjid. Ito ay nagtuturo ng pagkakaisa, nagtuturo ito ng ikabubuti ng tao sa lahat-lahat. Ang kagandahan sa Masjid Al Burhan, hindi lamang siya masjid. Meron tayong diyang masasabi nating team, na kung saan ang team na ito, tinututukan niya ang lahat ng mga pangangailangan na pwedeng makatulong sa lipunan natin. Unang-una, pinaprioritize ng Masjid Al Burhan kung paano himukin ang mga Muslim muna sa pananampalataya. Kami po sa kasalukuyan ay nagdidisenyo, naghahanda ng iba't ibang kurikulum, mga iba't ibang pag-aaral sa Islamikong kaalaman. Katulad ho ng pagdidisenyo namin ng Islamikong kaalaman sa fiqh o sa tawhid, ganun din po sa Arabic, at ganun din naman sa pagmemorya ng Quran at pagmemorya ng Hadith. At kasama po doon ang pag-aaral sa comparative religion. So nabigyan sila ng pagkakataon na maiparating o mapag-aralan ang kanilang reliyon. Nang sa ganun, lalo natin silang mapatatag. Marami sa ating gustong pumunta sa Malaysia o gustong pumunta sa Middle East para mag-aral ng Islamic education, or pumunta sa Palawan, pumunta sa Baguio, pumunta sa Marawi. Gusto nila, kaya lang ang wala sa kanila oras. Means, kung gusto mong matuto dito ka sa Metro Manila, pwede mong piliin ang Masjid Al Burhan kasi kaya niyang ibigay sa iyo ito. Ang ating mga programang nasabi, katulad na lamang ng pag-aaral ng fiqh, pag-aaral ng tajwid, pag-aaral ng Arabic, pagmemorya ng Quran at Hadith at ang comparative religion, ito ho ay pangangasiwaan o ito po ay hahawakan ng mga kwalipikadong mga nag-aral sa Islam. So makakaasa ho kayo na talagang may hahatid natin ang tunay at totoong message o mensahe ng Islam sa bawat isa. As-Sirat al-Mustaqim po ang tuwid na landas ay sadyang binuo para sa mga kababayan natin na mga hindi Muslim. Atin silang inaakay sa tuwid na landas. Kasi bakit? Ang mensahe ng Islam ay hindi lamang sa mga Muslim, hindi lamang sa specific na group ng tao, kundi para sa lahat. Kung pag-uusapan natin dito ay da'wa, maraming nagdada'wa dito sa Metro Manila, pero isa sa masasabi natin, kasama natin sa ating hanay si Brother Rashid Indasan. Na kung saan tinuturuan niya ang bawat isa sa atin, maging kami, ay tinuturuan kung paano ipagtanggol ang pananampalatayang Islam laban sa mga kaibayon nating pananampalataya katulad ng mga kakristiyanuhan. Naalala ko way back 1988, isang classmate ko, ang pangalan niya Joseph Zacarias, tandang-tanda pa. At yung mga panahon na yon, siya po ay nagpapakilala. Sikat kasi noon, nung mga panahon na yon, yung born again. Pag sinabing born again Christian, isa lang. And I was challenged by this guy. Ang sabi niya, Muslim ka ba?
kawawa ka, sa impyerno ka. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. I don't know how to defend my religion. I don't know how to refute his argument, actually. Marami pang mga na-experience ako. Well, kayong mga Muslim, you don't believe in Jesus. Yun ang accusation nila sa atin. We believe that Jesus Christ is the way, the truth, and the life. We believe that Jesus Christ is the light of this world. Ito yung mga challenge. So, pinag-aralan ko yung pananampalataya ko. Mula noong tayo po ay na-challenge, hanggang ngayon, natitindigan po natin sa kanino pa man, kahit kanino, ang pananampalatayang Islam. Marami naman siguro nakakakilala kay Brother Rashid Mindasan sa kanyang pagsusumikap na maihatid sa bawat isa ang mensahe ng Islam. Sa paraan na masasabi natin, very challenging yung kanyang pamamaraan sa paghahatid ng mensahe ng Islam. Ang totoo lang yan, bago pabuksan ng Masjid al-Burhan, napakarami ng ministro, pare, ang pumunta dyan. At yung iba sa kanila, nag-Muslim na rin. Nakikipagtalakayan tayo to the extent we argue with them. Sapagkat yan din ang tinuturo sa atin ng Quran, wajadil humbillati. At kayo ngay makipagtulik saan o makipagdebate sa mabuting paraan. Sa isang taon, masasabi natin nagkakaroon tayo dyan ng 5 debates at least. 5 debates or talakayan or forum with the non-Muslims, napakarami. At hindi lang yon, nakikilala yung lugar natin kasi bukod sa meron tayong ganyang activity, meron pa tayong radio program. Yung pagdating sa pagpapahayag, pagdating sa pag-iimbita, pagdating sa paghihikaya, pagdating sa pakikipag-debate, nandito ang si Asirat al-Mustaqim. Kung dati nag-i-invite sila sa labas, pwede natin gawin yun sa loob ng masjid natin. Pangatlo, mayroon sa Masjid al-Burhan, yung tinatawag nating sa multimedia natin. So sa multimedia natin, masasabi natin nandyan yung grupo ng mga brothers na hindi lang qualified, kundi may experience sila. Nandyan sila Brother Abdul Malik Carpio, na masasabi natin may group siya, may team siya. Of course, naging part sila nito kasi bakit? Naniniwala at nagtitiwala sila sa kayang gawin ng grupo ng Masjid al-Burhan. Pag sinabi mong Masjid al-Burhan, hindi lamang pagdarasal ang pwede mong gawin. At isa ito sa mga masjid sa Metro Manila na nagbibigay ng khutba na Tagalog. Ito po, sa ngayon, ay under construction po, alhamdulillah. Inshallah, sapagkat nagsimula po ito sa napakaliit, halos kwarto lang. At ngayon, sapagkat hindi na talaga mapigil yung mga taong gustong mag-aral, yung mga taong gustong matuto pa, yung mga walk-ins, na, mga pastor, mga ministro, ng iba't ibang sekta na nakipagtalakayan po sa atin. At bukod doon yung Jum'a, na parami na ng parami, hindi na magkasa. Kaya alhamdulillah, sa tulong at awa ni Allah, ngayon po ay meron na po tayong pinapatayong masjid, Al-Burhan. Ang masjid na kung saan ay masasabi ho natin, ay may kalakihan po sa ngayon, pero inshallah ay magiging mas malaki pa ito. Palpaluguin pa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsimula ang Masjid Al-Burhan, kung tutuusin yan, ito ay resulta din ng da'wa natin. Nagkaroon tayo ng da'wa last 2011, nagkaroon tayo ng car accident. Talagang niloob ni Allah na kami po yung ma-aksidente. At alhamdulillah, yung aksidente pong naganap sa amin, kami po ay nasa larangan po ng da'wa. At ang isang kapatid doon natin ay nauna na ho sa atin, rahim Allah. No? So, kahabagan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, para saan pa? Anong dahilan na binuhay pa kami ni Allah subhanahu wa ta'ala? Sa pantalang, sa mga sandaling yun, pwede na kaming mamatay. Kaya, naniniwala kami. May dahilan. Mapagmuni-muni namin kung ano pa yung mas dapat naming gawin. At kung ano man ang pagkakamaling na gawa namin noon bilang mga propagator. Nag-usap lamang kami noon patungkol sa pag-aaral na aming iginawad. Ako'y naimbitahan ng aking matalik na kaibigan na walang iba kundi si Ustad Muammar. Ipinagbigay alam sa akin na mayroon tayong mga da'wa activity na kung saan pwede kang magbigay ng oras para maging kabahagi namin. Na kung saan hihikayatin natin ang mga non-Muslim tungo sa matuwid na landas. Pagkatapos nun, nagkaroon ng ilang mga taong gustong mag-aral ng Islam. Nag-start ang lugar na yan para magturo ng 3 buwan lang. For 3 months, alhamdulillah, sa maliit
na lugar natin ay mayroon pong nakapagtapos. Yung iba sa kanila, mahigit isang Jews yung na-memorize mula sa Quran, at mayroon sa kanila naka-memorize ng Hadith Arbaun al-Arba'in al-Nawawiyah, 42 Hadith ni Nawawi, na-memorize yun. At bukod pa dyan yung mga nakukuha nila, yung mga experience sa da'wa at iba pang mga subject sa akida, mga lesson sa akida, sa fiqh at sa mga iba pang mga talakayin. Bukod sa mga pag-aaral na yan, sa loob ng 3 months, ilang pastor, ilang mga non-Muslim ang pumunta dyan. Eh, maliit lang yun kung tutuusin, kwarto lang. Isipin nyo na lang mga kapatid, kung ito ay magiging masjid, magiging isang malaking masjid, ano-ano kaya ang kaya nating gawin? So ang nakikita ko sa hinaharap ay ito ho ay magiging sentro na kung saan dudumugin ng mga tao. Mula nung January, nagsisimula na ang ating construction ng masjid. Pero ang totoo niyan, hindi natin alam kung paano siya magiging ganap talagang kumpletong-kumpleto na makaka-sustain o di kaya makakapuno dun sa pangangailangan natin. Hindi lang ito basta masjid. Ito po'y masjid. Alhamdulillah na kung saan ay nagsasala ang mga tao. Nagsasagawa ng pagdarasal, nagsasagawa ng dhikr, ng pag-aalala kay Allah, ng mihingi ng kapatawaran kay Allah. Lugar na kung saan nagpapatira pa, nagdadasal ang tao. Hindi lang yun. Ito ay isang institusyon, isang madrasa na kung saan sa sentro ng Metro Manila, nandito na, maari nang matuto ang sino mang nagnanais na matuto patungkol sa kanyang reliyong, ang Islam. Madagdagan pa ang kanyang kaalaman sa ikatitibay ng kanyang pananampalataya, takwitul iman. At ito ay isang dawa center na kung saan hindi lang nakapokus sa pagbibigay ng mga leaflets o pamphlets, kundi pati sa public service. So ano po ang pakiusap natin sa ating mga kapatid? Halina po kayo at magsama-sama tayo sa paggawa ng kabutihan. Wala tayong pinipili dito. Ang sino mang nakikinig sa atin, inaakay natin, halik kayo. Ang umma po ay nakikinig sa atin, nangangailangan sa atin. Muslim o hindi Muslim, nangangailangan ng guidance na meron sa Islam. So, kailangan namin ng lahat ng uri ng suportang merong maibibigay nyo sa amin. Higit sa lahat, yung mga panalangin ninyo na sana tanggapin ito ni Allah, na sana bibigay ng baraka ni Allah ang masjid na ito, na Masjid Al-Burhan. Walihada, ayuhal ikhwa, nahnu al-ana bi amasi hajatin ila da'amikum al-mali. Nungfiquhu ala sabili هذه الأنشطة الدعوية التي نقوم بها لهذا نرجو من فيض كرمكم وسعة صدوركم أن تقدموا لنا لأجل هذه الأنشطة الدعوية مساعدة مالية نستطيع أن نسير بها على استمرار على مواظبة ومداومة أعمالنا الدعوية Insha'Allah subhanahu wa ta'ala. At sa pagtulong po ninyo, sa pagtanggap po ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga mabuting layunin, gantimpalaan po tayo ni Allah, makatanggap tayo ng gantimpala niya sa mundong ito, higit sa lahat sa kabilang buhay, sapagkat kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pagtatayo, ang pagtataguyod ng masjid. Kami po ay nananawagan po sa aming mga kapatid na Muslim. Tulungan po ninyo na maitayo po ang Masjid Al-Burhan dito po sa Project 7, Veterans Village, Quezon City. Maraming salamat po. Ito po ang iyong kapatid na si Kara Rashid Mar Indasan. Assalamualaikum.